Actually, para sa akin itong sasakyan na to, ah, para sa akin lang, investment din to. Why investment? Kasi marami nang sabi, sasakyan never naging investment yan eh. So para sa akin, investment to, kasi unang-una, yung joy or yung happiness na makukuha mo kapag na-purchase mo yung bagay na gusto mo, para sa akin dun, panalo ka na sa investment. Yo, what up? Kamusta? LCI Pits to. So for today's video, i-review natin yung bago nating sasakyan na Ford Ranger Raptor na 2023. So, papakita ko sa inyo yung every detail na meron to para kasi marami ding nag-comment sa akin na i-review ko daw siya ng detailed. Ipakita ko daw yung mga specifications niya. So, ito na yun mga brief. Pasensya kasi ngayon lang medyo na-delay itong video natin kasi ilang araw o ilang linggo nang almost one month ang tuloy-tuloy yung ulan. Pero ito na yung perfect time kasi medyo makulimlim lang tapos hindi na umuulan niya. So eto. So simulan muna natin mga ka-brief sa harapan niya, sa bumper niya. Kasi bago ako bumili ng sasakyan o bago natin bilhin tong Ford Raptor na to, sinearch ko muna yung previous gen. Kunwari kapag bibili ka ng bagong item or kahit anong cellphone, gusto ko bago yung, ano, yung aesthetic niya or yung design niya. So, isa siya na pabili sa akin na itong sasakyan na to, kahit hindi ko siya kailangan, is yung design niya. Kasi, dun sa previous, medyo malapad na yung unang, ano, yung previous gen na Raptor. Sobrang lapad na niya, pero mas malapad pa to. And, dun kung mapapansin nyo, meron siyang bagong emblem, or yung, ano niya, yung logo emblem niya. Sa previous one, medyo maliit lang siya, pero ito, bago yung grill niya, bago yung emblem niya, tapos yung headlights niya. Compare before, di ba, sobrang different niya. Tsaka mas, ano siya, mas bulky siya tignan, mas malapad siya. Ito, solid na, ano to, na para makukakalimun mo to. Ang nabago lang dito, yung mga previous model ng gen ng Raptor is, nagkakaroon siya ng problema sa transmission. Sobrang aware ako doon. As in, sobrang daming cases talaga. Pero kasi, ang explanation naman sa akin ng Ford, correct me if I'm wrong, yung dati kasing transmission na nila, na nilabas nung around 2018-2019, is hindi siya pwedeng i-switch gears. Sa mga hindi nakalim yung Ford, itong Raptor na to is 4x4 siya. Tapos meron din siyang 4x2, so pwede mo siyang pagpalit-palitin. Kapag naka 4x2 ka, tapos while nagda-drive ka, tapos bigla ka magsiswitch na 4x4. So yun yung nagiging problema niya, yung parang pag-switching. So hindi siya pwede sa mga previous gen. Pero as far as I know, parang yung mga 2020, parang tinweak na nila yun, so pwede na siya. And dito sa bagong Ford Ranger din na Raptor is nagbago na rin siya. Ang sabi sa akin nung Abel, yung dealer natin sa Ford Manila Bay, kahit hanggang 80, kahit driving ka. Pero hindi ko na rin siya sinusugal din kasi hindi natin alam, di ba? Pero ang ginagawa ko, kung mag 4x4 man ako, full stop, tapos normal lang, inyo-neutral, normal-neutral natin, tapos ako magsiswitch gears ng 4x4. Pero most of the time, hindi ko naman nagagamit yung 4x4 kasi around city driving lang din ako. Alam ko maraming na-disappoint kasi hindi nilabas or walang variant yung na dalawa kasi sa ibang bansa kasi nung ni-release siya sa Thailand, Vietnam, and nalaglabas sila ng dalawang version ng Ford Ranger Raptor, yung V6 na twin turbo at saka yung 2.0. Pero kasi sa totoo lang, ako kahit eto sa totoo real talk lang din, okay na okay talaga yung V6 compare sa 2.0 kasi grabe yung hatak nun. Compare mo kasi para 3. Hindi ko alam kung 3.2 ba yun, 3.6 something. Basta mas malakas talaga siya compared sa 2.0. Pero kasi, ang disadvantage kasi nun, ano kasi yun, gasoline eh. Alam nyo naman dito sa Pilipinas, mas murang diesel compared sa ibang bansa na parang almost the same lang yung price niya. Pero kung ako lang din yung papipiliin, kung hindi ko naman siya ipanghaharaba, si pang, alam nyo yun, depende kung paano mo siya gagamitin eh. Kasi ako, gagamitin ko lang naman siya more on city driving lang. Kasi yan, going back tayo sa ano natin. So yung tires niya, ito, yung SRP niya is around 2.39 million, tapos compared dun sa Wild Truck na parang ano. So parang ang naging basehan ko lang din talaga nun is yung dinagdag na additional na benefit or ng ano ng specs na itong bagong Raptor, kaya mas pinili ko talaga. Kasi unang-una yung tires niya medyo mas malaki talaga siya compared dun sa Wild Truck, tapos naka BF Goodrich na rin siya na KO2s. So medyo malaki talaga siya. So stock mugs lang to mga kabre, parang stock na lang yan. Pero grabe, sobrang laki niya. Tignan nyo, naka 2 inch na rin siya na
na dagdag or na ano na na, na, na yun, parang height, 'di ba? So sa totoo lang, ang pinakapanalo talaga sa mga Ford na sasakyan and dito sa Raptor na 'to is yung shocks niya. Kasi yung pa lang yung shocks pa lang na yun, as, hindi ko correct me if I'm wrong, pero parang mga around 600 to 800,000 na yun. Yun pa lang yung shock pa lang, pero ito equipped siya ng shock na yun, kaya good deal din talaga yun. Tingnan niyo kung gaano kalaki tong Raptor na 'to. Ako, ang laki ng tao, 6 footer ako eh. Hindi charot lang, 5'7" ako, 5'6" ganun. Pero tingnan niyo, sobrang laki talaga niya. And ito rin yung isa sa magandang dagdag. Ito, kabrip, solid. Ano to? Solid na bahal to. Aluminum steel. Ata yung unang tag na dito na parang pinowder coat nila ng black. Pero solid to. Isang magandang features to. Chinik ko siya sa online. Para around 80-100,000 ata yung stepboard na to. Tapos, di ba? Wala yung mga dagdag na features. Wala dun sa wild track na mas lower ano niya. Kasi yan, tingnan nga, kompleto na. Tingnan, sobrang laki ng gulong. Kung ano, pag nakaupo ka, halos kasing laki ko lang talaga yung gulong. Gulong pa lang. Pero, nagbabalak sana ako magpalit ng gulong. Comment down below kung kailangan ko bang palitan to. Kasi parang natitempt na ako. Pero, comment yun lang dyan kung kailangan ko bang magpalit ng gulong or ng tires tsaka ng mags. And kung may mga masasuggest kayong malulupit na magpalit ng tires tsaka mga good deals, comment yun lang din. So, i-check ako na rin sa inyo yung mga dinagdag ko ng mga accessories. Actually, meron akong dun sa dealership ko sa Ford Manila Bay. Meron silang available na rain visor. So, bumili na rin ako ng rain visor. Tapos yung parang sa handle sila. Parang ano to, nakalimutan ko kung anong tawag nila dyan. Pero nagdagdag na rin ako ng mga ganito. Kasi usually kapag misingsing ka, magagas ka saan talaga siya. So, maganda talaga itong dagdag. Tapos ito, bahala ko rin bumili ng side cladding. Pero yun, nakalimutan ka palang yung shoutout nga pala sa JTF Car Accessories na kay Boss John Fadriga. Actually, galing sila dito nung isang araw. Hindi ko na siya na-vlog kasi maulan talaga eh. Sobrang dilim. Tapos maulan, dagubi na rin kasi sila dumating. So, nag-add tayo ng mga accessories niya. Nagdagdag tayo ng roll bar, na hammer. And sila nag-install niyan. Tapos, isa pa nagdagdag din ako ng roller lid. Which is ito. Ayan, nagdagdag din ako ng roller lid para ano siya, waterproof siya. So kahit ano, kahit umulan, di mapapasukan yung loob. Kasi sana ba yun? Kasi ito, nagdagdag din ako ng... Ayan, niragdagan din nila ng ano, ng, ewan ko, exhaust ata ito para hindi siya yung rectang babagsak. Actually, binigay na nga sa akin ng frito ni Boss dyan. So, ayan, shout out sa'yo, Boss dyan. Maraming salamat. Tapos, binigyan din nila ako ng freebies na, ayan, na bed matting dito. Tsaka yun, nagdagdag na rin tayo na mahilig din kasi ako maglagay ng mga gamit pag mag-grocery. So, perfect fit to pag maglalagay, hindi siya lalagpas dun sa ano natin. So, sakto-sakto, naglagay na rin tayo ng parang roll bar dyan. Ayun, sito, taga lang. Kailangan daw buksan muna to bago. And maganda din sa roller nito to, hindi ka masyadong di babagsak kasi meron na rin siyang, ito yung parang version 3 nila. Pero yan, kung gusto nyo umorder ng mga ganyan ng good price talaga, kasi nag-check din ako na sa kanila talaga yung pinakamurang accessories. Plus, pwede pa kayo magpa-home service. Search nyo lang sa Facebook page yung JDF Car Accessories. Ayun, lalagay ko na lang din sa screen natin. So, ayun. So, kailangan munang i-atakin to. Ayan, kabit mo na ng ganyan. Tapos ibabalik to para daw nakaano pa rin yung ano niya. So, yeah, perfect na perfect. Di ko lang alam kung binatasan nila to, pero alam ko hindi. Ang nilagyan lang nila or parang binatasan lang nila yung parang white ito is yung roll bar natin na hammer. Tapos ayun, ganun din naman sa kabila. Ayan, ito yung kasama na to, yung binili natin na parang accessory sa Ford natin. Tsaka ayun, sa loob naman, simulan natin sa likod. Ayan, sa likod, medyo spacious naman siya. Tapos, mayroon sariling aircon vents. Yun yung isang magandang ano. Usually, lahat ng mga bagong sasakyan din talaga. Lalo kapag top of the line is meron talaga silang bago ng ano eh. May mga aircon vents na rin sa likod. Tapos, dito naman sa harapan. Ayan. Medyo madumi na. Actually, kakapaano ko pa lang madumi na. May ulan kasi ang hassle talaga pag maulan. So, ayan. Ito naman na yung ano natin dyan. Kasi ito, electronic na rin yung mga seats niya. Hindi mo na kailangan mag ano, automatic na rin siya. Tsaka yun, mamaya magtitin. Wala naman din siguro, ang pinakamaganda lang din dito siguro sa sasakyan na to para sa akin. Isa sa nagpabilis sa akin itong ano nila, itong tawag dito. Itong infotainment nila na 12 inches yung haba. Ewan ko may tawag dyan na leather na parang social yung term eh. Nakalimutan ko yung term eh. Pero para ka na rin naka-gaming chair dito. Sobrang komportable naman. Para ka na naka-gaming chair. Naman, oh.
Pero hindi ko alam kung ano, gusto ko rin makita yung suggestion nyo kung papapalit ako ba tong orange ng black. Kasi gusto ko parang black lang talaga. Pa-comment down below lang kung gusto niyo or kung agree din kayo na para alisin ko yung parang mga orange accent, palitan ko lang siya ng black or palitan ko ng anong tawag doon, carbon ba yun? Carbon lodi. O yun, papapalitan ko lang ganun. Pero magte-test drive tayo ngayon para makita niyo kung gaano kalakas yung hatak and para sa mga nagda-doubt na kumuha ng 2.0 na engine, so ite-test drive tayo ngayon. Tara! So yung seatbelt muna tayo, syempre kahit nasa subdivision lang tayo, seatbelt muna tayo. Ang maganda kasi dito sa bagong Raptor, ang kompleto na siya eh. Parang yung sensors niya, hindi ko nasabi sa inyo. Ang dami niyang, parang naka 360 na yung sensors niya, 360 degree angle ng camera. Tsaka sa mga nagbabalak dyan na, ito ah, isang magandang ano rin. Para kasi dati, ang gusto ko sa alam ko, bumili na ako ng Wild Truck, tapos papalitan ko yung harapan para magmukhang Raptor. Parang, kung ganun lang din yung mangyayari, almost the same lang din yung gagastos niyo doon mga kapit eh. Parang halos parehas lang siya, tapos ang dami nyo pang isa-sacrifice, like yung mga upuan, ganyan. So, kung bibili kayo, kung gusto nyo talaga yung Raptor, tiniisip nyo mas kung mas makakatipid kayo. Kasi same lang naman sila ng makina, may infotainment din. Pero yung ibang mga details na sa makina, I mean sa atin, 10-speed or 8-speed lang ata, automatic yung ano. Pero ito may mga additional pa siyang features, di ba? Pakita ko muna sa inyo yung mga drive modes niya. Actually, dito lahat yun eh, no? May mga drive modes, kung gusto nyo mag 4x4. Ay, nandito siya lahat. Pero ito, pwede mo siyang galawin dito. Tignan niyo dito. So, tinan niyo kung gaano kaangas yung gauge niya. Nililipat ayan. Normal mode. Meron siyang normal. Meron siyang sport mode. Yan, kung gusto niyo mag 4x4, ayan. Share in progress. Ayan, naka 4x4 na tayo ngayon. Tapos, meron din tayong slippery. Pag maulan, ginagamit ko siya. Ayan. Tapos, pay next. Mud rats. Medyo maputik-putik. Kapag sa mga terrenyo, pag yung sand, kapag siya, wala naman tayong sand dito masyado, pero sa city yung Baja mode, di ba? So, punitin na lang natin itong 2H. Mag-ano siya, mag-auto yan, automatic na siya. So, 4x2 lang tayo ngayon. 2-wheel drive lang. So, ito, pakita ko sa inyo kung gaano kalakas yung hatak ng Ford Ranger Raptor. Ito, ano lang to, papakita ko sa inyo yun. Pwede naman tayo siguro mag 0 to 100 dito na test eh. No? Ito, itatry natin mag full run dito. Ito yung pinakamagandang ano, pinakamagandang gawin dito sa Raptor. Yung ibabarurot mo kahit, eh, kita nyo ba yung humps na yan? Dere-dere-dere-chain lang natin yan na walang preno. Pero tignan nyo kung may mararamdaman tayong parang ano, parang wala lang nangyari. Sobrang taas ng humps namin dito kung mapapansin. Itatry natin ang 0 to 100 dito. Kahit irampa natin ang irampa yan. Tignan nyo. Problema, isa pa. Tignan mo paano ka, kung gaano ka. Sarap eh, no? Ganun lang, parang hindi mo nararamdaman yung humps, parang very basic lang siya, di ba? So kahit, pero hindi ko choice sasuggest sa inyo, parang dito kasi wala namang tao, wala namang masyadong sakin dito, kaya pwede natin gawin yung ganun, di ba? Ito na, may simbahan pala dito, yung simbahan namin pala, dito sa subdivision. Ayan. St. John. Ayan, kapangalan ka pa, St. John. Actually, dyan ako yun, ano eh. Pinangalan ng nanay ko sa mga hindi na. Ay, John the Baptist. Baptist or Baptized. Pero ito, try natin ulit ng one round pa. Sarap eh, no? Solid eh. Kahit i-ano mo siya, hazard mo na ta. So, may sasakyan. So, try natin siya. Try natin kaagad. Oh, sobrang lakas. Try naman natin yung 4x4. Mag-sport mode tayo. Ayan, mga 4A. For automatic siya, so yun. Yung gano'n ko lang suot. Oo, kung gano'n ko lang suot. Bilis to, di ba? Boog! May sakya na kayo, hindi na tayo pwede mag-gano'n. Pero nakita nyo naman yung tunog, di ba? Pero parang maganda rin ata kung magpapapalit din tayo ng exhaust, no? Yung tambucho. Ang sarap niyang drive-in, and mas maganda talaga kapag malaki yung sakya mo. Kasi kita mo lahat ng nasa paligid mo. Plus yung mga features na itong bagong Ford Raptor natin, hindi ka pwedeng maglipat ng lens kapag may umiilaw sa ano natin, sa gilid natin. Parang may mga sensors na siya. Hindi ka pwedeng umatras. Kunwari, tinan nyo, kapag medyo tatadidi kita tayo tutunog to, tinan nyo. Ayan, meron na siyang ganyan. So, makikita mo yung pagdating sa safety, 100% eh, no? Kita nyo kung ano yung magiging problema. Ibig sabihin, tatama na tayo. So, kailangan mo nang umatras. Kunwari, pag-aatras ako, tingnan nyo. Pagbabangga na tayo or pag alam niya nang didikit na. So medyo malayo pa siya pero parang ano, kompleto na lahat yan.
makikita mo kung ano pwede. Ayun. Hindi pa siya ganun kalapit, pero tignan tumutunog na siya agad. Diba? Pumunta kami nang nagpa-bless kami sa baklaran kung alam nila kung gaano kakipit yung daan doon. Di rin ako na masyadong nahirapan kahit malaking sasakyan. Kasi kitang-kita mo yung ano eh, kitang-kita mo yung mga gilid eh. Pero ayun, pabalik na rin tayo. Makita nyo rin, switch gears na tayo. Normal na lang muna. Ito yung nagiging problema, sinasabi ko sa inyo. Pero ito, pwede naman na daw. Pero syempre, safety pa rin. Balik tayo sa normal na gear. Kesa mga nagda-doubt or nagtatanong, ba't sirain naman yung Raptor na yan? Yeah, aware din ako doon. Nag-research ako. So, based on my research yun talaga yung nagiging problema niya. Diba? Ito 4x4 ready, kaya wala talaga kayong magiging problema. Actually, para sa akin itong sasakyan na ito, ah, para sa akin lang, investment din to. Why investment? Kasi marami nang sabi eh, sasakyan never naging investment yan eh. So para sa akin, investment to, kasi unang-una yung joy or yung happiness na makukuha mo kapag na-purchase mo yung bagay na gusto mo. Para sa akin dun, panalo ka na sa investment din. Kasi parang araw-araw may ililook forward ka, araw-araw lilinisin mo. 'Di ba? Araw-araw titignan mo kung may problema, 'di ba? So dun pa lang sa part na 'yan, 'di ba? Yung mabibigay mo na happiness sa personal mo, 'di ba? Kung may gusto kayong bagay sa sasakyan, para sa akin magandang investment 'yun for your personal happiness. And then second is kapag meron kang mga kunwari, mga ganito, makakakuha ka ng panibagong circle, di ba? O bang ibang circle. So kapag nakakuha ka, for example to, di ba, mayroon tayong Ford Ranger Club Philippines. So magkakaroon ka ng mga bagong tropa, bagong kaibigan, di ba? Bagong circle of friends. Sama ka lang sa mga gatherings na meet and greet. Di ba? Isa rin yun sa hindi mabibili na, yung isa sa magandang investment yun, di ba? Kasi alam ko maraming magagalit dito kasi ang sasakyan, para sa akin, magandang sasakyan na pang investment talaga. Maraming nabibigay kasi, di ba, yung nga tulad ng sabi ko, yun una, di ba? Hindi ako nagsisisi na bumili ako ng bagong sasakyan kahit may sasakyan na ako kasi yung feeling na parang, alam mo yun, may something ka na parang may ililook forward na bago kang, kumbaga tayo, syempre, kahit nung kabataan natin, di ba, mga laruan. Dati kasi ang happiness ko talaga ay sapatos, so bilang ako din ng sapatos. Pero kasi ang maganda sa investment din talaga. Pero sa sasakyan kasi alam niyo naman, di ba, na di-depreciate. Pero hindi mo naman kasi ibibenta yung sasakyan mo, kaya mo nga binili yung para gamitin, di ba? Kaya ka bumili ng bagong sasakyan para gamitin. Hindi para i-buy and sell, di ba? Baga itong sasakyan na to, forever na sa akin to, kahit anong mangyari, aalagaan ko siya, di ba? Ayoko rin dumating sa point na mawalan ako ng pera na, alam niyo, mawalan ako ng pera kasi bibenta ko to, hindi. Yun yung dapat yung iano. Pero yun, konting ano lang, konting words of wisdom from Hypebeats. Pero ayun, sana nag-enjoy kayo sa video natin. And gusto ko rin pasyalan sa Prima Auto Paint. So nagpa-ceramic tayo, tapos sa JDF car accessories, and may mga additional pa pupunta ulit sa akin sila bukas para mag-add. Pero ayun, shoutout ko rin kay Boss John Fadriga, ay maraming salamat boss, sobrang good deal yung mga car accessories, sobrang quality talaga, original. Ayun, kita sa susunod na video. Basta gusto ko lang makita, gusto ko magpalit, kung magpapalit ba ako ng gulong or magstay muna ako sa stock, sulitin ko or papalitan ko siya ng bagong mugs and tires. So ay, gusto ko makita, comment down below. Peace, bye bye.